Guys, usapang aircon muna tayo for today. And nabasa ko kanina sa balita, no, na meron tayong ka-homebody na nag-try and binuksan ang kanyang aircon, ang kanyang bagong inverter aircon for 24/7. So walang patayan yan for isang month. Then pagdating ng kanyang Meralco bill, aba, nagulat siya, ang taas ng kanyang bill. Come on, ako, first thing that comes to my mind is, aya, anong ginawa mo sa sarili mo? Hiya! That you have to go through this kind of experiment para malaman lang. Now, I'm a personally licensed mechanical engineer ako, no? So, pinag-aralan namin yan, yung mga thermodynamics, yung mga air conditioning. So, may idea ako with regards to that. Now, ang pinagkaiba ng inverter versus non-inverter type, no? Yung conventional type ng aircon is, ang inverter, it's running at a constant speed. Hindi namamatay ang kanyang compressor. So, kasi ang pinagkaiba nila is once na namatay ang compressor, tapos mag-jump start ka, mas mataas, 3 times more energy ang kinoconsume nun to jump start yung compressor. So, sa throughout the night, mapapansin mo siguro 4 times siguro mamatay ang compressor, then mag-jump start ulit. Siyempre, umiinit ang room temperature. Let's say, sinet natin sa 20 degrees ang lamig. So once umabot ka sa 20 degrees, cut off yan sa yung conventional na aircon. Wherein as pagdating sa ano, sa inverter aircon, mag-ano lang yan, magsuslow, babagal lang kanyang ano, kanyang yung kanyang compressor, making it mas nakatipid in the long run. Pag gumagamit ka ng more than 4 hours, I highly recommend inverter aircon, no, para makatipid. Pero if you're using like, let's say, mga 3 hours a day, tapos siguro summer mo lang ginagamit, okay na yung ano, in non-conventional. Pero if you're using it more than 4 hours a day, daily, I highly recommend na gumamit ka ng inverter aircon, no. I just want to share my personal experience sa inyo, guys, no. So nung dati, gamit din namin, of course, syempre yung conventional aircon, 2 horsepower para ipalamig ang aking kwarto. So ako, being medyo techie, nilalagyan ko ng mga timers yan, no? So yung timer, so magsa-start siya at exactly 8 in the evening and mag-o-off siya at exactly 6 in the morning. Yan ang cycle ko, no? Kahit ngayon na naka-invert ako, ganun pa rin ang aking timer, no? So after ko magpalit ng inverter aircon with the same brand, sabihin ko na yung brand, Carrier, napansin ko, no, ang bill ko has dropped roughly 2,500 pesos monthly, monthly. That was 2019 nung nag-start ako mag-inverter aircon. So nakita ko yung drastic change, no, yung pag-drop. And yeah, of course, yung inverter na principle, I am very aware of that. So of course, hindi lang naman yung inverter na nakakatipid, no. Syempre, you have to take into consideration yung size ng horsepower ng aircon mo laban sa laki ng kwarto mo. So, kung bitin ng horsepower ng iyong aircon at malaki ng kwarto, you're making your aircon work double, magiging magastos yan. So kailangan nyo alamin kung kunwari 1.5 horsepower, sakto na ba to sa aking kwarto, or 2 horsepower nga ba kailangan ko. It's always better na mag-over than under. That's a working principle sa mga engineer, no? So, hindi na bali mag-overdesign ako, at least may buffer ako. Kung underdesign ako, hindi. You will work double para ma-achieve nun. So, say, 2 horsepower para mapalamig tong kwarto ko in just siguro mga 15 minutes. Pero kung ginamitan ko ng 1.5 horsepower lang, aba, siguro abutin siya ng isang oras para lumamig. So nakita mo yung time difference, yung tumatakbong compressor mo, kung gaano karaming energy ang kinoconsume, no, doon mo mapapansin, no. Secondly, you have to take into consideration yung condition din ng aircon mo. Malinis ba siya? And of course, yung mga piping, check mo kung may mga leakage. Ako, I make it a habit na at least once in 2 weeks, nililinis ko ang aircon filter ko, no, to make sure na malinis siya. Kasi kung barado siya na maalikabok, I'm sure hirap na hirap siya humigop ng hangin paloob. So siyempre magtatrabaho siya, magpipilit siya humigop ng mas malakas para makasagap ng hangin, para mapalamig yung ano. Then make sure to clean
your aircon regularly at least once a year, tawag kayo sa yung accredited na cleaning ano no, yung aircon services para ilinisin ang yung aircon to make sure that it's running at its most optimal performance. So siguro ang last question na gusto na itanong sa akin is, kailangan ko ba umabot ng 8 hours para makatipid? Pag gusto mong umabot ng 8 hours, it's more of gusto nyo ma-recover ang inyong ano no, ROI. Mas mabilis ang inyong ROI. Siyempre, ang cost ng inverter aircon is mas mahal, of course, compared sa inyong conventional aircon. Pero, in the long run, ako estimate ko, in 2 years time, mare-recover mo ang iyong investments sa inyong aircon, no? Versus using a non-conventional aircon. Tansya ko nasa ganun. If you're using at 8 hours a day, ako sa mga kids ko, I use it more than 8 hours a day. So from 8 in the evening, so 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so it's 10 hours a day. Yeah, it's running at its most optimal kasi minimake sure ko na minimaintain ko kasi yung aircon na maayos, kaya nagpe-perform siya at its best. So mapapansin nyo siguro, itong summer, medyo mainit. So definitely, it will work a little bit harder kasi yung kwarto mo mas mainit. So tendency, mag-work harder ang iyong compressor para ma-achieve yung lamig na gusto mo. Siyempre, summer, mas mainit ang kwarto, mas mainit ang surrounding, mas mainit mga pader. So you have to really consider that kung may leakage nga ba, may mga singaw ba kayo sa kwarto. Do check it out para hindi kayo ni masayang inyong aircon na ginagastos niyo, hindi rin masayang yung kuryente. So guys, I hope na meron kayo natutunan dito sa aking quick vlog about air conditioning, and please, please guys, don't try na patakbuhin ng 24/7 ang iyong aircon if you really don't need it. Basta ang for me, inverter aircon, definitely nakakatipid siya in the long run, especially if you're using more than 4 hours a day. But if you're not using more than 4 hours a day and during summer mo na siya binubuksan, I could recommend talaga okay na gumamit ng non-conventional aircon. And so that's it. If you like this video, don't forget to like, subscribe, or click that bell icon so you don't miss any future videos here sa aking channel. And I hope to see you on my next video. And don't forget guys, and don't forget to check me out guys on my road to 100,000 subscribers na massive giveaway. It's still ongoing. I see you soon. Goodbye.